What's up guys? Welcome back to our channel. Happy Valentine's Day sa inyong lahat guys. At sa video na to, papakita ko naman sa inyo yung strategy na pwede nyong gamitin sa pag-invest sa stock market. Let's do this! So by the way guys, hindi ito stock recommendation. At hindi rin tayo expert dito. Ito ay base lamang sa ating pagkakaunawa. So halimbawa, meron kang extra money na 100k. Extra money, ibig kong sabihin, hindi ito yung emergency fund mo ha. Ito yung extra money na hindi mo pa need sa ngayon. Saan nga ba ito magandang ilagay? Maganda ba itong ilagay sa isang blue chips company at hayaan lang itong mag-grow at balikan mo na lang after few years or so? Or hahati-hatiin mo ito at ilag-invest mo monthly o yung tinatawag nating peso cost averaging. So iisa-isahin natin yan sa video na to para makita rin natin yung comparison ng lump sum at ng peso cost averaging. So ngayon simulan natin sa lump sum investment. Ito yung tinatawag din nila na invest and forget. Yung i-all-in mo yung 100k mo sa isang company and babalikan mo na lang siya after a few years or so. Gaya ng sinabi ko kanina. So ngayon, ang gagamitin natin stocks for comparison is yung paborito ng lahat na si Jollibee. Puntahan natin yung chart. So ito siya guys. Nilagyan ko na siya ng line. Kung papansin nyo yung blue line, dalawang blue line, ito yung 1-year period. From January 2 hanggang yan, January 4, 2021. So, titingnan natin yung price niya nung January 2. Nag-open siya ng 212. So, nagawa tayo ng computation dito. So, yan. Lump sum, JFC at 100K. Kaya ako ginawa 100K para mas madaling i-compute. So, January 2, 2020, nabili ko siya at the price of 212.60. So, ang nabili ko is 470 shares. Paano natin nakuha yung 470 shares? Siyempre, 100,000 divide by 212. Dito natin ang calculator. Para mas. So, 100,000 divide by 212.60. So, ayan guys, makita nyo. Dito ba? Makita nyo, 470 point something. And since ang JFC, eh, mabibili mo siya in a multiple of 10, 10, 20, 30, 40. So, ang mabibili lang natin dito sa 100K is 470 shares. So, ang total niya is 99,922. So, ngayon, si Jollibee, nagbigbigay siya ng dividend 2 times a year. So, mayroon siyang dividend dito na 0.62 at saka 0.68. So, i-add lang natin yan. Tinotal ko lang yan, kaya ako nakuha itong 1.3 pesos per share sa loob ng isang taon. So, ibig sabihin, bibigyan ka ng Jollibee ng 1.3 pesos sa iyong 470 shares. So, paano mo kukumpitin yun? So, ayun, dividend, 1.3 times 470, 11 na dividend. Yay! Ang laki, di ba guys? 611. And then, ang current price niya is 178.70 as of today. Ayan, 178.70 ang current price niya. So, approximately, ang value of your investment, 83,989 pesos. Alright. So, approximately, meron kang loss. Ay, dito yun. Magkano natin nabili? 99,922 minus 83,989. So, meron kang paper loss na 15,933. Ayan, guys. So, negative 15,000 na yung loss mo. As of the moment, kung bumili ka noong January.
Pero ito ay tinatawag lamang natin na paper loss kasi hindi pa naman natin binibenta. So just in case, ibenta mo siya today, so maglo-loss ka ng negative 15. Okay? Kasi bukas, pwede pa rin naman siyang umangat or pwede pa rin siyang mas bumaba. Kasi ngayon, dahil nga sa pandemya, nagbaba ang stocks. Pero kung itutuloy nyo yung pag-delay ng stocks until makarecover ang Philippines or at until matapos itong pandemya na to, for sure, is negative will become positive sooner or later. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Kung titingnan natin yung dating price ng Jollibee, ay umabot ito ng nasa 326 pesos. And kung hihintayin nyo lang siyang makarecover after nitong pandemya na to, medyo malayo-layo pa yung hahabuling price niyan, nasa 300 plus. It just need time para ma-recover yun. Kaya nga guys, in-advise namin na ang ilagay nyong pera dito is yung extra money nyo na hindi nyo pa kakailanganin sa mahabang panahon. Pero iba pa rin guys kapag binibisita mo yung stocks mo. Para ka lang din nag-invest sa mahal mo. Alam ka namang nag-invest ka lang ng isang beses tapos hahayaan mo na. Babalikan mo na lang kung kailan mo gusto. Malay mo, magkaroon ka ng extra fund ulit at pagtingin mo, nasa magandang position siya to accumulate more. And then, magka-chance ka na makabili pa ng mas maraming shares. Lang din. 86, okay, 60, tama. 40 lang. Okay, papasin niyo, 40 lang nabili natin. And, December, nag 199, medyo 199 na, medyo mahal-mahal na siya. So, tingnan natin kung magkano nabibili natin. 8 lang nabibili nito, 40. Nabibili pa ng 50. Ay, hindi, 40 lang. So, yan. So, as you can see, guys, mapapansin natin, habang nagmumura yung price, nakakabili tayo ng mas maraming shares. Calculate natin yung average price niya. Tara! So, ang average price na nakuha natin is 151.04. 50. Matatandaan nyo, yung nag-lump sum tayo, ilang shares lang yung nabili natin? 470 shares lang, di ba? Nung bumili tayo ng January 2, gamit yung 100K. Di ba? Pero, nung nag-peso cost averaging tayo, nakakumulate tayo ng 640 number of shares. Kumita na yung pera mo ng God bless! See you in our next video!